Revlogs! It's me, Karina. And for today, may isa tayong dududung revelation. So, hindi naman po siya ganun ka-big, pero naging party talaga siya ng journey ng life ko. Nung una, hindi ko naman talaga alam kung i-share ko talaga siya kasi hanggang ngayon, hindi rin alam ng mga friends ko. Wala akong masyadong sinabihan, talagang sinikreto ko. Pero ngayon, mas handa na ako kasi mas okay na rin yung kalagayan ng health ko. So, it all started nung August 4, 2020. Nanonood ako ng Netflix. Nakataas yung kamay ko habang nanonood ako. And then, bigla akong may nakapa. Para siyang, ano kasi, size ng almond ng M&M. Then, pinakapa ako dun sa friend ko. Sabi ko, uy, tignan mo nga. Tapos yun, kinapa niya din. Tapos meron. Ako naman, more on chill lang ako. Mas parang nag-freak out pa yung friend ko. Tapos nung time kasi na yun, may mens ako. So, akala namin, baka sa mens lang kasi paminsan normal lang talaga yan pag time of the month. Pero ayun, sinerge ko din. Yun din ang sabi. So, parang ako, okay. Tapos, nagsabi din ako sa management. Tapos, kinabahan din sila. So, sabi namin, mas mabuting ipa-check up na rin namin agad. Kinabukasan, August 5, 2020, ay nagpa-check up ako sa isang breast specialist. Tapos, pinakapa ako kay Doc. Ang sabi, para nga daw may cyst yung breast ko. Nung una, parang, okay po, saan po ba nakukuha? Tapos parang, hindi nga daw masyado known. Mini-mini-mo lang siya sa mga babae. Kasi pag may breast ka talaga, is talagang may chance ka magkaroon nga ng cyst. Nung una sabi ko, Doc, isa lang naman po yung nakakapa ako. Pero nung time na yon sabi ni Doc, parang dalawa. Eto, Nagulat ako. So, may hindi po pala akong nakapa nung time na yun kasi mas maliit pa yung isa. Nung time na yun, may taping pa ako. So, nagmadali pa kami. And then, ayun, pumila. Kailangan daw, sabi ni Doc, na ipa-ultrasound. So, the next day kaagad, pina-ultrasound ko na din. And after 24 hours, nakuha ko na din yung results. Sabi naman nung doc na nag-ultrasound sa akin is, parang hindi naman siya anything serious. So, wag daw ako masyadong mag-worry. Tapos, yun, naghintay ng 24 hours para sa result. Tapos, nung nakuha ko na siya, bumalik na ulit ako kay doc. Tapos, sabi ko, eto na nga po yung results. But then, ang lumabas pala sa results ay, tatlo pala yung cyst na nakita sa both breasts ko. Nung una kasi right ko siya nakapa. And then, naging right and left. Tapos ngayon, naging dalawang right, isang left. Yun sinasabi kong parang size ng almond is parang bubblegum na nga daw. Parang lumaki siya ng 1.7 cm. Ang advice ni Doc is tanggalin. So ako naman, okay, ganyan. Kalmado naman ako noon, pero tinanong ko, magkano po ba yung gagastusin natin, Doc? Ano ba yung proseso? Tapos sabi naman ni Doc, pwede naman ikaw mag-outpatient para mas mura. And ayun, pumayag naman ako. Sabi niya, kaya mo bang local anesthesia? Gising ka habang inooperahan. Tapos sabi ko, yes po, Doc, sige po. And then, sabi niya, kailangan mo magpa-swab. Doon din ako nag-alala kasi syempre, ang mahal din ng swab ngayon. And ang tagal. So, sabi ko, sige po, i-coordinate natin yun, Doc. Ayun, naghintay ng ilang mga linggo. Tinanong ko din yung parents ko, ano ba gagawin natin? Pero sabi nila, humingi ng second opinion. So, ayun, humingi ako ng second opinion. Pinakapa ako din ulit. Tapos sabi nga ni Doc, na naman ng ibang doktor, kailangan talaga siyang operahan. Nung time na yun, naiyak ako kasi parang, hala, operahan na naman ako. Eh, di ba kaka-opera ko lang nung grade 10 ako nun eh. So, iba na naman. Nalungkot lang ako kasi more on siguro sa sa gagastusin. Alam nyo ba, feeling ko dapat over na ako dito. Tapos ngayon, parang bumabalik na lang ulit lahat ng nangyari. Thank you, ha? Ayan. And sabi nga, kailangan na daw tanggalin. So, naiyak ako, nalungkot ako kasi nakakadalawang operasyon na ako. Naiyak ako doon, pero kasabayan doon, parang taping ata namin ng vlog with Gold Squad. So, nag-ayos ako, nag-freshen up, nagmadali. And then, tuloy ang work.
ano din yung hiling ko na pinalipas ko kasi hindi ko talaga alam gagawin ko. Although, kailangan na rin talaga siyang patanggal kasi nga, lumalaki siya. So, kailangan talaga agapan. And, nagpa-swab na ako. Kapag desisyonan ko na, sige, let's tuloy-tuloy na. So, sabi ko, o kailan na ba yung operation? Sabi naman nila, o magpakuha ka muna ng dugo. Ayun na, pupunta na ako sa ospital. Kala ko naman, parang weeks pa bago yung operation. Tapos nung time na yan talaga, after kong makuhanan ng dugo, hindi ko lang nabasa. Next day na agad yung mismong operation. So, pati parents ko, late ko na nasabihan na bukas na yung operation ko. Pero sabi ko, sige, parang matapos na to, di ba? Ito, September 15, ay day of the operation na. Ayun, naghanda naman ako. Mas umiyak ako nung nalaman ko, pero nung operation, parang medyo masaya naman ako nun kasi parang sign of relief na lang din. So, pagkapasok ko, normal lang, ganyan. Hinintay natin si Dog. Tapos, yun, pinagbihis ako. And then, tinest lang sa akin kung wala akong allergies. Tinanong naman nila kung handa ako. Tapos sabi ko, oo. Ano naman ako, nagkukwento pa nga ako na tinatanong nila ako na, uy, ikaw, di ba galing PBB ka? Opo, ganyan. Tapos, ayun, kinakabitan na nila ako ng for the blood pressure, ata. And then, yung pang beat ng heart. And then, may nilagay silang patch sa leg ko. Tapos, kinubad na nila yung hospital gown. Tapos, sabi ni Doc, sige, lagyan ka na lang namin ng, ano, harang sa face. Para, syempre, hindi mo pa rin makita kahit gising ka. Pero, may dalawang light sa taas ko. And, si Doc, naka-glasses! So, nang inopera na ako, nakikita ko yung reflection dun sa salamin ni Doc. Natakot pa din ako. Si Doc naman is okay kasi nagkikwento siya ng mga fav artists niya. Tapos ako din, nag-share din ako ng opinion ko. Naging smooth naman yung process. Ang nakakatawa doon, nakikiliti ako habang inooperahan ako. Kasi naka-face mask pa rin ako and shield, face shield. Yung mask kasi, tumatama siya sa, ano ko, sa leeg ko. So, ayun, nakatingala na lang ako para hindi siya sumage. And kala siguro nila paminsan nababaliw na ako kasi paminsan hindi ko napipigilan tumatawa ako. Kung nakwentohan ko na lang sila about sa PBB journey ko, yun, napasarap naman yung kwentuhan namin hanggang sa sinabi na nga ni Doc na eto na, nakikita na namin, kukunin na. Funny story, nung ano pa, kihiwain na yung boobs ko. Sabi, knife, ganyan. Parang ikaw, knife, wow, knife, ganyan. Maliit lang yung hiwa ni Doc, kaya sabi niya, ayaw natin hiwaan ng malaki ang boobs mo kasi ang pangit tingnan, di ba? Ayun, nung nakuha niya, actually, pinakita niya sa akin, nakahiga ako, tapos ito silipin mo, tapos nasilip ko siya, and pinatingin din sa friend ko sa labas ng operating room, and nanginginig nga siya, habang nagpipicture, mas nanginginig pa siya. Natapos na si Doc, naging okay naman. And then, tinahinan nila. Although, paminsan may nararamdaman ako tapos sinasabi ko po na medyo na yung pagdusok po nung ano, nung tahe, ganyan. Tapos, oh, okay, sige, turukan ka na lang namin ulit. Hanggang sa natapos na siya, sinangat niya ako. Tapos, ayan, okay ka na. So, pwede ka nang magpahinga muna doon. Hintayin mo yung sundo mo. Tapos, yun, nilabas nila ako. Hinintay ko na din yung kasama ko. Pinagbihis na ako. And, nilagyan ako ng malaking bandage. Bawal ko siyang basain. So, pwede ako maligo. Pero, hindi ko siya pwedeng kutkutin para hindi pumasok yung tubig. Ayun, nagbihis na ako. Naghanda na ako para lumabas and nagpa-withdraw na, binayaran na yung bills, binili na lang yung mga natitirang gamot, painkiller, tapos yung isa parang antibiotic siguro. Ayan, hinatid nila ako dito sa unit. And nung una, hindi naman siya ganun kasakit, kaso nung medyo nag-wear off na yung local anesthesia, dun mararamdaman mo na talaga, pero hindi naman siya ganun kalala, kirot-kirot lang, and then nangangawit yung balikat ko kasi syempre hindi ko siya mababa kasi parang nagpa-pressure yung side ng boobs ko, sabi ako makayuko din, and hindi ko din pwedeng ipangbuhat tong right hand ko ng mga mabibigat na bagay. Tapos, ayun, nag-work pa rin naman ako. Tapos, nagsabay pa yung school ko. Nakikita niyo pa rin ako sa live. Ayun, kaya paminsan, hindi talaga ako gumagalaw. Paminsan, may pagka-groggy pa ako, pero hindi ko na lang
pinapakita talagang pinipilit ko. Sumasakit yung ulo ko siguro kasi na-pressure. Pero, of course, parte naman yun. And gusto ko din naman, choice ko din naman na ituloy yung work ko. And then, pinabalik ako ni Doc ng Wednesday, September 23. Nagpa-consult ulit kung ano na talaga yun nangyari kasi ibinayopsi yung nakuha nilang cyst. Tapos, eto na nga yung result, fibroadenoma. Tapos, nung nandito na ako sa bahay, naligo ako, as in, sobrang nahihirapan ako kasi hindi kasi ako makascrub ng mabuti. And then, nag-worry kasi ako baka mabasa. So, talagang medyo mabilis lang siya, ganyan. Tapos, yun, okay naman after nun. Ngayon, wala na siyang bandage. Mas free na siya. Pero, kailangan lang lagi ako nakabra para lagi siyang supported. And ayun, paminsan lang kumikirot kapag nung nagtitaping kami ng mga for you guys. Pero ayun, hindi naman siya super masakit. Yung tulog ko sobrang haba. Siguro kasi yun yung side effect. Siyempre, habang nagpapahinga, super kain din ako, ganyan. Tapos nanonood lang ako. Although, pinagsasabay ko din yung school ko and pahinga. Sa gabi talaga siya tumatama ng masakit. Kasi hindi ko alam kung saan ako pupuesto. Ayun, so ang daming nangyari sa akin nung August and this September. Pero, nalabasan ko naman na gusto ko din na kapag napanood nyo to is fully healed na ako. Para hindi na talaga kayo mag-worry. So, hinintay ko din matapos talaga yung buong pangyayari. Very challenging siya. May sad moments. Pero, okay naman ako ngayon. So, that's my revelation. This is all I want to share. So there are a lot of lessons to learn. And this is a part of my life na hindi ko din makakalimutan. Pero of course, I'm thankful naman pa din. Kasi sabi ko nga, out of all people ako. Kasi alam ni Lord na strong naman ako. Parang ngayon vlog lang ako umiyak. Thank you for watching Karev Vlogs. Take care, everyone. This is Karina and this is Karev Vlogs. Thank you.